So yun mga master, mag-tutorial tayo ng konti. Tutorial tayo para sa mga bago lang, mga baguhang anglers na gusto matuto mag-fishing. Turo lang natin kung paano yung basic na paggamit ng rod and reel sa mga baguhan. First time makahawak. Bali ganito lang po yan. Bali ito yung kamay po natin, daliri. Dito po, ganito pong hawak. Gitna. Tapos, yung isang hintuturo, ilagay lang po natin sa line. Make sure lang po mga master na itong ating bail arm ay medyo nakatapat dito sa ano ng rod. Ganyan. Para sa akin po ah. Mas mabilis kasi ito. Tapos open natin yung bail arm. Tapos make sure lang po yung ating leader saka sa line, hindi po siya nakapasok sa ano, sa dulo ng ano, tip guide. Caution, timing, ang technique lang po dito sa pagka-casting is timing lang. Tapos ikakas natin. Bali pagkas po natin, laging tandaan lang po sa mga baguhan, laging always kayong titingin sa likod. Always po yan, lagi nyo nang tandaan, for safety lang po. Always kayong titingin sa likod para safe po kung hindi kayo makasabit ng tao o hindi masabit sa ibang mga bagay para masira yung rod nyo o yung line nyo, maputol o hindi tayo damage sa ibang tao, makasugat. Kasi hook po ito, may hair po ito matanggal kung sa mahook sa tao. Tapos yan, ito po, magtatry tayo magkas. Bali pag nagkas ka po, hagis mula sa likod, always ang hawak dito sa may reel, tapos always ang hawak dito sa dulo sa may puno ng arad. Tapos ganyan ang hagis. Huwag po nyo ibababa ng ganito kasi possible mapahampas yung rod nyo, mababali. Masisira yung rod. Lagi pag humagis po kayo, stop lagi kayo sa kung pwede 45 degrees o mga 30 degrees. Ganyan. Timing. Pag nandito na kasi may part ng mga 45 degrees, sa kanya bibitawan. Sabay. Try natin. Ganyan. 30 degrees. Tapos yan, pag bumagsak na yung lure nyo, sarado yung bail arm. Tapos pwede na po natin i-retrieve. Ang tawag po dito is retrieve. Yung po sa retrieve, depende po sa inyo kung saan po kayo, saan nyo mapapakagat yung isda. Pwedeng itinitwitch. Tapos stop, twitch stop. Depende po na po sa inyo kung saan nyo mapapakagat. Halimbawa, nagtry po kayo ng steady retrieve, tapos marami na kayong cast, walang kumakagat, pwede kayong mag-iba ng diskarte hanggang sa mapakagat nyo yung isda. Yan, sige yung mga hagis. Yung paghagis, yan po yung pinaka isa sa mga pinakang diskarte kung paano mo mahagis ng malayo yung lure nyo or yung bait nyo. Isa po yan sa pinaka importante, yung timing. Tapos ang isa rin po sa diskarte kung paano na ihagis ng malayo yung ating mga lure is yung setting natin. Dapat sakto yung setup ng ating rod, yung reel at yung line. Saka ito po yung minsan na nagiging problema ng ibang mga bagong anglers. Huwag po natin yung over capacity dun sa ano, rod natin, yung lure o yung mga jigs natin na posibleng maging dahilan para masira yung ating tip ng rod. Kasi makikita po natin kung ano yung capacity ng ating rod, na weight capacity. Nakalagay po yan, lagi nakasulat sa rod natin. Basahin nyo na lang po.
Nakalagay din po dyan kung anong size ng line ang ating lalagay. So yun lang mga master, sana may natutunan po kayo. At hanggang sa muli po. Sa mga nagustuhan po yung ating videos na hindi pa nakasubscribe sa atin, hit subscribe na lang po kayo. At hit nyo na rin po yung notification bell para ano, updated kayo sa mga bago nating mga videos at mga fishing tutorial. So yun lang po, maraming salamat and peace.